pakinggan po ni Senator Tolentino. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media sa mga alegasyon ng sexual harassment sa media industry kanina, napunta ang usapin sa rape. Nang sabihin ng family lawyer at women's rights advocate na si Attorney Lorna Capunan na kahit sa mga mag-asawa, pwedeng mag-apply ang batas laban sa rape, may mga naging tanong si Committee Chairman Senator Robin Padilla. Sasabihin ng asawa, masakit ang ulo ko, ayaw ko. Pinersa nung husband, yung babae, to have sex. Is that rape? Ang sagot po ay yes. So yung dati po na sinasabi na obligasyon ng asawa, ng babae o lalaki, kapag humiling ang asawa, lalaki o babae, dapat magbigyan, hindi na po yan. Hindi po. Pag sinabing no, no means no. So paano mo masasabi yung no is no? Akala mo lang nagpapalambing. Parang ayaw, pero gusto naman. May ganun. Ano po ba yun? Ano po ba ang kawawa naman kami? O kung kami naman, halimbawa, ang wala sa mood, pa, meron ba kaming karapatan mag-no? Yung no means no applies to both genders. Hindi siya pwedeng i-force nung asawa. Hindi mo naman pinipili kung kailan ka yung in-hit. Ano? So, paano yun? Pag ayaw ng asawa mo, so wala pong ibang paraan talaga kung para ano yung lalaki. So paano yun? Mababae ka na lang. Ba't kaming choice bigla? Gano'n na lang? Matulog ka na lang? Ang issue doon ay hindi na legal. No? Ang issue doon na yan ay psychosocial. Dagdag ni Capunan, minsan nagkakaroon pa ng pananakit. Yung instance na lasing yung asawa or under the influence of drugs, no? Gustong makipag-sex with the wife, no? Siyempre, under that circumstance, magiging violent. Hindi out of love. Attorney, wala pong violent. Hindi po siya lasing. Out of, ano lang po, of urge. Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya. So anong pwede kong para hindi ako mareklamo ng asawa ko o anong pwede kong sabihin sa kanya? Counseling po ang kailangan. Kailangan po ng mga ganyan. Ang counseling o magdasal na lang kayo. Ipinaliwanag din ng Capunan kay Padilla na sa ilalim ng batas, hindi obligasyon ng asawa na maging sunod-sunuran sa kanyang kabiyak. With all due respect, hindi po obligasyon ng isang wife. Sabi mo is to serve the husband. Di ba, yun po yung, di ba, yun yung normal. I know. Yun yung na-instill sa atin. In fact, idadagdag ko lang, opo, no? Kasi maraming lalaki dito nakikinig. We amended the family code to remove the obligation of obedience. That's why it's important yung issue ng mutual respect. If your spouse refuses, whether valid or hindi, respetuhin natin yung decision ng wife or ng husband in that case. Sa pinakahuling National Demographic and Health Survey ng 2022, lumabas na 2.3% ng mga kababaihan ang nakaranas ng sexual violence mula sa kanilang asawa o karelasyon. Pinakamataas yan sa Bicol Region, Ilocos Region at sa Mimaropa. Iba pa yung dato sa mga nakaranas ng emotional violence at physical violence. Sinita naman ni Atty. Capunan yung mga namimiloso po aniya sa definition ng rape. Sabi nila, paano yung dentista nga, yung kinikwento ko po sa inyo. What if a dentist puts an instrument into the mouth? Huwag natin naman itrivialize yung crime ng rape. Huwag naman huwag tayo magpilosopo kasi seryoso po yung allegations of rape. At even in this law, life imprisonment yan. So, lalong-lalo na pag may qualifying circumstance. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.